Fai sushi mi. Ma che non ti hanno voglia? Ma che? Ma che? Ma che? Ma che? Ma נכון. Chama Brenda. Smile. Okay. Smile sa umaga. Ang mga tapete. Ate, i-add na kami niya. Ilan ka na kata? Tagal. Add mo kami. Kita mo sa'yo. Ate, nag-sapa. Ate, ticket! Ate, walang ticket. May makapasok. Kasi pag ano, binaliktad mo yan, maliliit siya. Kaya hindi siya maganda yung ano. Tatapan na ko na yung... Hahaha!
Maganda din para una. Adi, baka maulog naman yung cellphone mo. Hindi, hindi. Naka-fix naman siya. Sigurado ka. Huwag ka magtiwala sa ganyan. Magtiwala. Sobrang ano. Hindi na. Bakit hindi ko rin? Hindi na challenge siya. Ang bilis pa na. Dahil makapokus ako sa photo. Meron pa to eh. Dahan-dahan lang. Ba't yung katulad kanino? Hindi ko manaramdaman eh. Eh, may tanggapan pala ng ticket dito. Alit, sisingin tayo dito. 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 Oh, yan. De, sige pa, sige pa. Dito pa. Dito, pag dito ka. Wait lang, eh, blurred kasi. Wait lang. One.
Ayan. 1, 2. Tara. Baglang tayo nirot mo. Punta lang kita katagkaskas dyan. Makakabit din na naman. Kutak pa'y nabaybayadan at nag. Kala ko na nakabigo. Kanina nga din ako pala ko nakabigo. Bakit ito ano, wala siyang ano? Wala siyang pabalik? Wala ko airy, rin mo lang tatat mo hanggang gawin na. Baka malipatan ko. Kita ko nag-yum-yum mo gamit. Wala yung bagla na nagtagod? Ano nga rin? Ano, papay natin nakas dyan? Siguro ti amung put na ito integral na. Hindi ko makakita yung ano ko. Matin eh. Walang tao nilang? Ay, tara, baba na tayo dyan para pag alis nila tayo na lang. Dito ako, wala akong phone. Nag-iisa ka lang ang phone. Ano dyan na, te? Palabas na? Ay, labas na dyan? Yata, palabas na. Yung unang pagpasok yata ito. Maga pa. Ah, hindi talaga po. Ay, may ka na. Bad day, te. Hindi wala pumanaw, de, tan. Picture man. Ano na yung last? Bahay garden ano? Mga pa. Amalimata. Sumrak tayo ulit. Sis, ito yung umaayon sa iyo ang puti ng tagal nila, baka meron. May nakatayo sa taas eh. 1, 2, 3. Naka-video tayo sa Christian. Ay, naka-video ka. Ote ah. Tosha Nikla! Hello! Sama kayo, sama kayo. Sama kayo. Sama kayo. Sama kayo. Sama kayo. Yun. May daanan ba yung mga tao?
pals ko sa kapapicho. Saan na lang pupunta natin, mga gapa? Sa bagay, alas dos kasi, huwag ka close daw ng ano. Ika ano eh, naka-video thesis question. Ay, naka-video ka? Oo, tiya. Tosha Nikla! Hello! Sama kayo, sama kayo. Sama kayo. We need to take a picture of us. Yo. Tatatayo tayo. Saan na yung iba? Sa taas na. Saan? Yung ano, yung camera na patalikod, merong ang araw. Saan ito? Para marap. Ano po, i-stop nyo muna yan. Dapat pagpalibawin. Doon po na sa ano. Yon! Tumaas na! Yes! Join, 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 join. We're solo, we're solo. Hindi naman siya gano'ng katapos. Star Christy, ah. Hindi, pataas na siyempre. Hindi gano'ng katapos. Hindi gano'ng. We're from there. And now we're here. Ay, finish na ang tour. Goodbye home.
Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ay, ang dami bato. Nakataas ka. Sayang. Ayun na, may ano naman. Doon may safe. May haram. Hi, Dilala! Dilala, dito ka! Ay po, post po kayo dyan. Wala ka! Pwede ko sabot dyan. Secure dyan. Oo, dito, secure dyan. Wala ko nga. Tara! Jo, upo ka dyan. Upo tayo dyan. Dito po sa Nablus. Nablus Park. Sis Christy! This is my two companion. Oo, bababa talaga bayarin. Diba pag Israel hindi ayusin mo? Sa Mars. Ba, apay, I want to zoom in. Adda eh. Adda dito. Picturean. Picturean na. Bandarito, bandaroon. Dito sa bandarito. May, may kantang ganun, di ba? Mabato. Op. Alaman mo kita mo pag nagiging gamak tumangay dyan yung sun. Ayan. Kaya nga po ang style po ay ito po yung epic center ng ating mundo. O yung pinag-uusapan kung tayo po ay Kristiyano. Napapasan po natin sa ating banal na aklak yung mga nakikita po natin ang mga lugar na ating mga pinupuntahan. Okay. Pabibigyan lang po ako ng kunting ano po sa inyo, kunting kalaman. Ayan. Na-establish po itong The Land of Israel o yung tinatawag po ng Nation ng Israel ay noong April 14, 1948 po. Sino po nag-establish po niyan? Nag-establish po ng Nation of Israel ay po si David Ben-Gurion. Ayan. Sino po nakakalam kay David Ben-Gurion? Airport. Ayan, yun po yung unang Prime Minister po ng Israel. Ayan. Okay, ang land territory po ng total ng land territory po ng Israel is nasa 145 square kilometer. Napakaliit lamang po ng Israel, mga patid. And then ang haba po nito ay nasa 420 kilometers lamang po siya. Magmula po sa Golan Heights hanggang pababa is 420 kilometers lang po yan. Magmula po ng Golan Heights hanggang po sa Gilad. Kaya napaka-itli po yan na... Ayan, napaka-itli lang po yan. Patalas-las lang po siya. Napaka-ikli lang po ang ating kinaroroonan. At ang kanyang luwang, mga kapatid, ay nasa 115 kilometers lamang po. Magmula po ngayon dito sa border po ng Gaza hanggang dito po sa may border po ng Jordan. Ayan, napaka ano lang po siya, makitid sabi natin. Ngayon po, ang Land of Israel, mga kapatid, kung ito po ay sabi natin na yung sasadyain po na lalakbayin ay nasa 8 to 10 hours lang po siya. Malalakbay po na po ang buong Israel. Magmula po dito sa Golan Heights and then pababa sa Ilat. Ayan. Mababiyahin po na po yan ng isang araw. Ayan. And then ang
kapatid, ay meron po tatlong region. We have a three region po ang Israel. Una po sa lahat, meron po tayong northern region, magmula po sa Golan Heights, upo yung Haifa. Ayan. And then, central region, kung saan po yung Tel Aviv, kung saan po tayo kanina sumakay. And then, southern region, kung saan po yung Ilan, mga kapatid. Ayan. And then, pag-usapan po natin ang una. Ayan. Sa northern region, mga kapatid, ay makikita po natin dyan ang lugar po ng Haifa, Tiberias, and then mga biblical places. Napakahalaga po ang northern region sa buhay po ng Panginoon. Diyan po nagmirasal ang Panginoon, diyan po nangaral ang Panginoong Jesus. And then, meron pong tatlong ori po ng northern region. Meron pong three categories po. Una po ang higher Galilee, central Galilee, and lower Galilee. Ayan. Lahat po ng mga places po dyan ay mga biblical places. And then, pababa po tayo sa central region, mga patid, is magmula po ng Netanya, Herzliya, and Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon. Ayan po yung central region. Kasama na rin po yung pupuntahan po natin, ang Nablus. Ayan. And then, kasama rin po ng central region, Jerusalem, Jericho, and mga lugar po dyan. And then, bababa naman po tayo. Papunta po tayo ng southern region, mga patid. Ang southern region po, mga patid, ito po yung sa Ilan. Ngayon, makikita nyo po, bakit bakante, wala masyadong building. Bakit wala masyadong green? Kasi nga po, ang Ilan, mga patid, is desert po yan. Kaya po na, kuminsan na kikita nyo po at na, naririnig nyo po sa radyo o sa telebisyon ay Negev. Desert po yung Negev. Ayan. And then, ito po yung pinaka-importante, mga patid. Bakit? Dahil po yung pupuntahan natin ay may significance sa ating mapping, mga patid. And then, nung first na entry point ng mga Israelite, dito po sila sa pumunta sa Kadesh Barnea. Ayan. Ito po yung unang entry point po nila sa Kadesh Barnea. Ang mga Israelite. Nung sila po ay umalis sa Egypto. Ngayon, naglakbay ang mga Israelite. Alam nyo po kung sino po yung the best na tour guide po nila? Hindi po ako. Ang the best na tour guide po nila ay si Moises. How many people, millions, or sabi natin na thousands, hindi po natin siya po yung nag-guide sa kanila. And then, ang entry point nga po nila sa Kadesh Barnea, and then, alam nyo po ang ginawa po ng mga Israelite. Instead na po na 40 days lang po yung kanilang paglalakbay, going to nagmula po ng Egypt to Canaan, dito po sa lugar po ng Israel, ay masyado po silang malikramator. Murmur! Palagi po silang nagmumurmur. Kung nagsabi natin na marami po silang sinasabi. Ngayon po, nakita po ng Panginoon ang kanilang pagmumurmur. Nakita po ng Panginoon ang kanilang mga ginagawa. Ngayon, nanggaling po sila rito sa Kadesh Barnea, pumunta po sila rito sa may Arad. And then, ang hari po ng Arad ay sila po ay sinalakay. Sinalakay po ang mga Israelite. Dahil nga po, pinarusahan sila ng Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo kanina, instead na 40 days lang po yung kanilang biniyahe, ang kanilang lakbayin, binigyan po sila ng Panginoon ng 40 years. Mga patid, magtakin nyo 40 days lang po sana. Ngayon, ang Panginoon, dahil nga sa pagmumurmur nila at katigasan ng kanilang mag-ulo, sila ay pinarusahan. Naging 40 years ang kanilang paglalakbay. Ngayon, magmula po dito sa Kadesh Barnea, paikot po sila dito, paikot hanggang marating po nila yung sabi natin na lugar po dyan.
ikot na po lang sila ng ikot. Ngayon mga kapatid, ang ginawa po ng ginawa po ni Moises, and then ginadayo po ni Moises, alam niyo po ang ginawa ng Panginoon. Kahit na anong tigas ng kanilang mga ulo, kahit anong tigas ng kanilang mga sabi natin reklamador, mga patid, nandiyan pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Hindi pa rin nagbabaliw yung pag-ibig ng Diyos sa mga Israelite. And then, sabi ko nga po sa inyo kanila, mga patid, and then, pagpunta po na rito, iikot po sila rito. Ito po yung sa kanan, ay ito po yung lugar po ng Jordan, mga patid. Ayan. Nakikita niyo po yung mapping, ito po yung lugar po ng Jordan. Ayan, ito po yung lugar ng Jordan. Ngayon, nandito po tayo sa lugar ng Jordan, dito ngayon yung entry point po nila. Ayan, sa may Dibu. Sa may mountain, doon po yung entry point. Nung Old Testament time, mga patid, is tinatawag po itong Samaria, the heart of Israel. Bakit nga po, mga patid? Bakit tinawag na the heart of Israel, ay the heart of the land of Israel? Dahil nga po sa pag-ibig ng Diyos sa mga Israelite, ay binigay niya po ang kanyang promised land sa kanila. Yan po nila, yan binigay ng Panginoon ang kanyang pangako sa kanila. Magmula kay Abraham, mga patid. And then, pumasok po sila dito, and then, ginawa po ni Moises, mga patid, dahil hindi niya po alam ang lugar na to, ang lugar po ng Kanaan, nagpadala po siya ng mga spy. Tignan mo, bisitahin nyo ang lugar na yan, kung ano ang meron doon. Ayan, sino po yung mga inutusan niya, mga patid? Sino po nakakalam? Hindi po. Ang kanyang inutusan po ay si Joshua at si Caleb. At mga kanyang mga ano po. And then, kinukordinignan po nila kung ano po ang makikita, kung ano po yung mga nandyan, kung ano po yung makikita nila sa lugar na yan, mayaman ba or sabi natin na may nakatira ba? Ayan. Although nagpumalik ang mga iba, sabi nila, mga higante yung nakatira doon. Sabi ng mga iba. Ngunit, pumunta si Caleb, dumating si Caleb at si Joshua, mga patid, ay binalita nga po ang lugar na to. Sabi po ni Joshua at si Caleb, ang sinabi niya po, sinabi nila kay Moises, sabi po nila, napakaganda ang lugar na to. Sabi nila, ang makikita po doon ay puno ng honey and milk, mga patid. Gatas at yung honey. Kaya dito yung first class na honey or yung gat or yung pulutpok yutan. And then yung gatas, mga patid. So, yan po yung magandang binalita kay Moises, mga patid. And then, alam niyo po ba, mga patid, na si Moises ay hindi po nakapasok sa promised land? Sino nakakalam? Ayan, sino, bakit po? Dahil nagalit siya at hinampas niya yung bato. Ayan, sa inis po ni Moises at sa inis ng suprang, yung temper niya ay hindi niya na mapigil, inutusan po ng Panginoon na katukin mo ang batong yan at lalawas ang tubig na pwede nilang inumin. Sa inis ni Moises, mga patid, hinampas niya ang batong yan. Alam niyo po kung ano ang nangyari, naging mapait o naging maalat ang tubig na yon. Mapait. Ayan, naging mapait ang tubig na yon. Kaya pinarusahan si Moises ng Panginoon, and then hindi siya po nakapasok. Ngunit nasilip niya ang lugar po ng Kanaan, mga patid. And then pagdating ng panahon, mga patid, nandiyan din po yung promise ni Abraham, ng Panginoon kay Abraham, mga patid. And then makikita po natin mamaya, na matatanaw lang po natin mamaya, yung Ilon More. Ayan, kung saan po yung pinangako ng Panginoon kay Abraham. And then, makikita po natin dyan yung, pupunta po natin yung Mount Gerizim and Ebal. Mount Ebal. Ayan, mamaya po explain po natin yan mamaya. And then, yun nga po mga patid, at makikita din po natin yung Mount Tabor. Ay, Mount Tabor.
tatanaw po natin yung Taber Mountain mamaya. Ayan. And then, ano po ba? Ayan. Okay, by the way po, makikita po yung line pababa. Ayan, saglit po. Ayan, nakikita nyo po yung line pataas. Ayan, pataas po. Ayan, pataas, pababa. Ayan, hindi ko po na-explain kanina. Ito po yung tinatawag po nila ng Tiberias. Yung po yung Sea of Galilee. Ayan, wag po kayong makukumpis mga kapatid. Ang Sea of Galilee ay hindi po yan maalat. Yan po ay tubig tabang mga kapatid. Ang source po ng Sea of Galilee ay may tatlo pong sources po yan. Una po yung Caesarea Philippi, mga patid, at Banyas Falls. And then yung Dan Falls. And then ang pinakaano rin po yung ulan. Aga, bago po ulan po, umaagos po ang tubig pababa dahil po nga sa ulan. Ngayon, ang umaagos ang tubig, papunta po rito sa Sea of Galilee. Kapag puno na po yung Sea of Galilee, aagos ngayon yung maliit na kanal po dyan, papunta ngayon po ng Dead Sea, mga patid. Ngayon po, ang pinaka-border po ng Israel at Jordan, yan lang po yung pinaka-maliit na kanal. Yan lang po yung border niya. Ayan. Ngayon, makikita nyo po yan kapag once na meron po tayong baptismal site sa Jordan River, yung pinaka-original po, malapit po sa Jericho. Parang gasing luwang lang po ng bus. Ayan, makikita mo na, matatanaw mo na yung Jordan. Kunting ano mo lang, Jordan na. Kaya, yan lang po yung pinaka-border po ng Jordan ng Israel, mga patid. Ayan, okay? I hope na meron po kayong napulutan na aral. May natutunan po ba? Ayan. Kasi po, in-explain ko po sa inyo to dahil mamaya po, meron po tayong i-coconnect po natin mamaya sa pupunta natin na Mount Ebal and Mount Gerizim mamaya. Ayan, okay? Ayan, picture, malapit na po tayo. Ayan, tingnan nyo po yung bundok ng kaliwa. Puro bato. Ayan, okay? Tingnan nyo po yung kaliwat kanan po ninyo. Sabi po ni Madam Grace kanina ng ating tour leader, ano lang po ka, ingat lang po kayo. Huwag po kayo masyadong pumunta sa medyo malalim dahil yun po yung Mount Ebal o Mount Gerizim ay bangin na po yun. Matatanaw nyo na po yung Bali o Shikem mamaya. Ayan. Kaya sabihing ingat lang po, huwag po kayo masyadong atras o aabante. Ayan. Okay, mamaya po, pagkatapos natin or ang tawag nila dito ay si Bastia. Ngayon, sa panahon din, one of the regions na during the Old Testament times, gaya nga ng sinabi ni Brother Efren, ano, ang first king of Israel was Saul, and the second one was David, and the third one is King Solomon. After ni King Solomon, nahati po ang Israel into two kingdoms, Northern and Southern Kingdom. Ito po part ng Northern Kingdom. And ang Northern Kingdom, ang naging capital niya ay Samaria, which is this place. Which is this place, Nablus na po ang tawag niya in the modern days. Noong unang panahon, ang tawag dito ay, ayan nga, guys, sinabi niya Shechem or Shechem. Okay, the Old Testament, ito ang tawag sa lugar na ito. This is the first destination ni Abraham. Okay, the father of Abraham is Terah. Mula po sila sa land ng Ur or Chaldeans, which is Iraq. So, ang originate, kung saan nag-originate si Abraham ay sa Iraq. And then from there, sila po ay huminto na mag-aama, magpapamilya sa Haran. Ang Haran naman po ay Turkey, lugar ng Turkey. And then doon na namatay yung father niya. And then from there, tinawag na siya ng Panginoon. Sabi niya, go to the land that I will promise to my chosen people. At dito siya unang dinala ng Diyos. Okay, at yung place na yan is
dumaan siya dito sa Shechem. Pero yung kanilang pag-uusap ng Panginoon ay sa Elon More. Matatanong natin yung bundok na yan. Kaya lang, Sunday lang siya open. Pag ganitong Sabado, close. Kaya meron po kaming trip sa August doon ng Sunday, open siya, pwede siyang mamuntahan. So, nadaanan niya ang lugar na ito, ang Shechem. And from Shechem, naging, ang ibig sabihin ng Shechem ay shoulder or back. Kasi napansin niyo yung ating shoulder. Meron kasi siya, napapagitan siya ng Mount Ebal and Mount Gerizim. At sa gitna niya yung valley. Ayan yung valley. Mamaya, makikita ninyo, matatanaw naman ninyo. And nung nasalakay naman ng Romans ang bansang Israel, tinawag itong Flavia Neapolis. And nung time naman na ang Arabs na ang dumating dito, ito ay tinawag ng Nablus. Kaya until now, ito na yung name niya, Nablus. Okay, or sa Old Testament, Shechem. In the New Testament, nabanggit din ito. Later on, pupuntahan naman natin yung Jacob's Well, kung saan dumaan si Jesus Christ. Sa New Testament, ang tawag sa lugar na ito ay Sikar. Okay? Sikar. And ang lugar ng Nablus, ito ay composed of few people lang. Ang population lang nila dito ay 126,132. Ayan, tingnan nyo. This is the valley of Shechem. Nablus na po yan. Okay. Parang bato lang. And we are already part of the West Bank. Walk. Ayan. Okay. Ito po yung, gaya ka na sabi ko sa inyo, naging part siya ng capital of Northern Kingdom. And old route din ito ng mga patriarchs ng unang panahon. Okay, so bababa po tayo again. Mag-ingat po, ano? Lalo na mabato. Dito po kami sa pag-vlogger. Vlogger tayo. Samaria, right? Mount Nablus. Joseph. Dito po sa Nablus, as you can see, para siyang mga bato. Nablus, Israel. Right? Ako po kayong lalapit sa Waira, mga kuryente yan. Ang ganda. Ay, kuryente, live yan. Dito tayo. Live daw, try ko nga. Dito po sa Nablus. Nablus Port. Sis Christy! This is my two companion. Oh, bababa talaga ang bayarin. Diba pag Israel hindi ayusin sa Mars. Ba, apa yung awan din yung money? Ada eh. Ada dito. Picturean. Picturean na. Bandarito, bandaroon. Dito sa bandarito. May kantang ganun, di ba? Baba to. Oh. Alam man sa kita mo paglagay ng gamak. Gamak ko nga dyan yung sand. Nagulalapit sa cliff. Ay, nabimpintas ganyan dito. Ang dami-dami ba ito? Nakataas ka. Maharot po ang cliff dito. Sayang. Doon ako wala kasakit. Ayun na, may haram naman. Doon po. Doon may safe. May haram. Pagkakayan. Pagkakayan. Pagkakayan.
Okay po, post po kayo dyan. Wala ka! Pwede ko sa bata dyan. Secure dyan. Oo, oh, dito. Secure dyan. Huwag ko nga. Tara! Apo, picture mo dito. Jo, upo ka dyan. Upo tayo dyan. Ano pala? Hindi umano yung... It's sa Mario's place. Yun daw yung ano unang tinatag na church, right? Sa Maring Camille. Na hindi siya. Turan mo ako dito. Nakatalo doon sa panorama. Ay, panoramic. Okay. Yun yung ano, tinayo na walang bakal. Pinatong-patong lang. Oh, yun po. Tapos yung Mount Ebal naman, nandun. Yun. Ito ano to? Yun yung Mount Gerizim. Yun yung Mount of Blessing na dyan sila nagan. May sinabi sa inyo kanina na pinatong lang ng mga bato na walang tapya. Ah, ayan yung ano, yung altar. Oh, Mount of Blessing. Nilikod ako. Magtatagalan. You can find this in Joshua chapter 24. Okay? Again, anong bundok to? Ay, yung bahay ko. Gerizim. Anong bundok to? Gerizim. Mount of Blessing. Okay, Mount Ebal. Dito, Mount of Blessing. I-picture out ninyo, no? Let's go back to the Old Testament. Curse. Nakapasok na dito ang mga Israelites. Okay? And Joshua was here. Si Moses, hindi siya nakapasok. Kaya ito, Mount Nebulak siya. Banda doon, that's already Jordan. Mga ilang, ayan, mga bundok na natatanong niya, Jordan na yan. Bansang Jordan. Okay? And tumawid sila through Jordan River. And they were able to come here, at nung sila ay nakarating dito, sila ay nag-settle din dito sa lugar na ito, part of Shechem. And then nung the 12 spies, which is binanggit ni Brother Efren kanina, Joshua and Caleb, si Joshua, to fast forward, nung matanda na si Joshua at nakapasok na sila dito, syempre, yung nagkaroon na ng bagong generation ng mga Israelites. Mm-hmm. Nung matanda na siya, dahil ang mga Israelites noon, nagbago na rin ang kanilang way of living. Kasi may mga kapitbahay na sila dito, mga ibang lahi. And they were influenced sa kanilang faith, sa kanilang tradition. Nag-asawa sila, nag-intermarriage sila ng iba't ibang lahi niya. And they forgot about God. Nalimutan na nila yung Diyos na nagligtas sa kanila, yes, sa Egypt. So what did he do? Bago siya mamatay, tinawag niya lahat ng Israelites. So imagine, ang dami dito. There were people there in Mount Gerizim and people here in Mount Ebal. Mm-hmm. Lahat ng Israelites nandito. And Joshua was standing here. Kaya itong monument na yan, this is remembrance ng nangyari dito. Okay? Mm-hmm. Dito sa Tel Balata. Okay? But Tel Balata is an archaeological site dito. Okay, basahin ko lang, no? Sa Joshua chapter 24, dito na yung nangyari. Na he would like to remind ang covenant na ibinigay ng Diyos sa mga Israelites. Ano yung covenant? Thank they you. Will be the chosen Thank people. You for the rose. Okay, so ni-review niya ano yung ginawa ng Diyos sa kanila. Thank you so much. Nalimutan na nila dahil sa dami na ng generation na lumipas at hindi na nila naalala. And what Joshua did bago siya mamatay, ni-review niya ulit. Sinabi niya ulit ang ginawa ng Diyos. And marami na sa kanila na hindi na sumusunod. But here in this place, when he gathered all the Israelites before his death, he recalls them all the things that God has done for them. He reminded them of their sin. Kaya naalala niyo yung sa Mountain of Cursing? And yung pag-worship nila into other gods. Natuturin kasi sila eh. Dito, ang God ng mga nandito is si Baal. Okay, so yun yung sinasamba nila. That is why he encouraged them to renew their covenant. Baal pala, di ba? Baal si Baal. He was here to have their, once again, agreement. Ipaalala sa kanila, ano ba yung pangako ng Diyos sa kanila. And that's why he proclaimed Joshua chapter 24 verse 15. Sabi niya dito, but if you refuse to serve the Lord, bago muna yung 15, basahin ko muna yung nauna.
Verse 11, when you crossed the Jordan River, which is malapit ang dito, and came to Jericho, the men of Jericho fought against you indeed, as did the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, the Hittites, the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites. Ang dami nilang nakalaban. But I gave you victory over them. Mm-hmm. And then I sent terror ahead of you to drive out two kings of Amorites. It was not your swords or bows that brought you victory. I gave you the land you had not worked. Okay? Ano pa sabi niya? And I gave you towns you did not build. The towns where you are now living, which is here. I gave you vineyards and olive groves for growth, though you did not plant them. So fear the Lord. Matakot ka sa Diyos. Okay? And serve Him. Imagine, nandito siya, sumisigaw siya sa maraming tao. Mm-hmm. Put away forever the idols of your ancestors worship and they live beyond the Euphrates River and in Egypt. Serve the Lord alone. Ito na yung pinaka verse na sinabi niya na lagi nating tandaan. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Ito, that's why this is called the Valley of Decision. Sabi niya dito, the Valley of Decision. Would you prefer the gods of Would you prefer the gods of your ancestors, Serbian or the Euphrates, or will it be the gods of the Amorites, in whose land now you live? And sabi niya, but as for me and my family, we will serve the Lord. So sinabi niya, naalala niyo po ba yung ginawa ng Diyos? Kung talagang gusto niyo maglingkod sa Diyos, siya lang ang piliin niyo. Pero kung ako, pipiliin ko, mag-serve sa Diyos. Tel Balata Archaeological Park. May bayan! Mamaya na, pagbalik natin. I'm sorry? Tatawa ko kay Kitil. Inutusan niya kung kuhanin niya. Para kong taga. Bakus. Ang ganda ng pagkaganyan ko pag uwi ko ng bahay, hindi ko maano yung kamay ko. Cactus fruit. Ako hindi rin. Meron masarap yung papaya. Cactus fruit. Baka mag-uubat na. Aray! May mga ano babay. Tal balata, ito po yung bundok yan. Mouth of curse, right? Ano naman ito? Improvise na. Improvise gano'n. Gano'n yung ano ni Kuya. Oh, yun yung mismo, yun siya yung mismo na ikot nun. No? Osmo. Ano? Pangalan? Osmo. Osmo? Ano sa iyo? Puro siya yung dano. Puro siya yung may hilo. Init? Init na. Tingnan natin kung ano yung sabi niyo. First time pa tayo mga punta rito. Kayo lang. Unang nakarating. Dito po dini-clear ni Joshua yung ano. Me and my house. Ah! Ito pala yun. As for me and my house, we will serve the Lord. I declare. Dito pala yun. Kaya pala. Ay, mga old stone. Ano nga yung verse, ate? Alay. Joshua 24:15. Ang galing na rin. Ang galing na rin. Makaba yun. Salat niya lang sa sabi. Sinabi niya. As for me. Kasi pinapatili siya. Pinapatili. May siyar ba? O siyar, pwede. May siyar niya lang. May siyar ba? Ito English. Ito English. Ten balata. Ayun. Grabe ang init na. Identified historical Shechem or Sikmu. Ano na? The city wall. Is muna.
Maybe. Grabe, hirap ang ano yun. Wala pang mga ano yun dati, wala pang mga backhoe, mga ganun-ganun. Tara, mamaya kukuha na ko yung magandang post. Mamaya. Bubuhatin yung isang bato dyan. Tara, buta. Baba muna kayo rito. Mamaya, bibigyan ko yung magandang post. Depende kung saan hahalik. Halikan mo daw ako. Biblical, biblical. Pakape! Okay, ayan. So, welcome to Tel Balata. Ayan. Praise God tayo. Again, dahil yung sa inyo, kayo yung first batch. Yay! Congratulations! Okay, actually, nung nire-research namin ang place, lalo na ako nabakita ko dito talagang sabi ko, kailangan mapunta ka namin. And praise God that you have the first place. Dito po kami sa pa-vlogger. Vlogger tayo. Samaria, right? Mount Nablus. Joseph. Dito po sa Nablus. As you can see, para siyang mga bato. Nablus, Israel. Right? Ako po kayong lalapit sa Waira. Mga kuryente yan. Ang ganda. Live daw, try ko nga. Tel Balata. Val decision. Lagi nang tagatingin na ganito. Mars, ako ang second mo. Tingin niya. Wag na. Camera mo gagawin namin? Yes. Siyempre ganoon talaga pag camera ko. Oh. Place of decision. Joshua 24:15. This is the place. Yeah.